Magandang hapon mga ka-viewers. May pahabol. Nagmamadali. May papanoorin daw mamaya ng gabi. Maliit lang ito. Okay. Ito yung kanyang TV. Ito yung gagawin natin, no, mga ka-viewers. Titistingin natin para makita natin ang kanyang issue. Okay mga kabuting-ting, plug in natin para makita ang issue. Kung makita nyo, may standby na yan, oh. I-on natin. Medyo matigas. Okay. Kung napansin nyo mga ka-viewers ay bahagyang umandar pero biglang nawala rin. Kapiranggot lang, saglit lang. Okay, bubuksan natin at nang makita natin kung ano po ang kanyang issue mga ka-viewers. Kung makikita nyo mga ka-viewers ay natanggal ko na yung mga tornilyo. Natanggal ko na yung mga tornilyo niya. Okay? Ito yung mga tornilyo niya. Okay, bubuksan na natin. Kung makikita nyo mga ka-viewers ay may napupuna kagad tayo. Yung kanyang kapasitor ay lumubo. Lumubo yung likod mga ka-viewers. Oh. Kagaya nung nagawa natin nung nakaraan, ay lubo din ang kapasitor. Pero yung nakaraan, ang issue nun ay matagal mag-power. Pero itong ginagawa natin ngayon ay nagpa-power, kaya lang yung kanyang display ay nawawala rin. Okay mga ka-viewers, titignan muna natin, papalitan muna natin itong kapasitor na to. Titignan natin kung ito lang ang issue niya, kaya siya ay nawawala. Babaklasin ko po muna mga ka-viewers ang kapasitor na ito. Kung makikita nyo, lubo yung kanyang likod. Oh. Lubo talaga siya. At yung mga katabi niya, kung makikita nyo, mga walang kapintasan na may issue. Dahil magaganda ang mga likod. Ito lang talaga siya, oh. May lubo ang likod. Okay? Babaklasin ko muna. Mga kabuting-ting, natanggal ko na yung kapasitor na lubo. Kung makikita nyo, ang value ng kapasitor ay 330 over 35 volts. Okay mga ka-viewers, at kung makikita nyo ang kanyang likod ay lubo nga talaga mga ka-viewers. 330 UF 35 volts. Kung makikita nyo ay dito siya nakakabit, oh. At kung makikita nyo ang pinagtanggalan ay ayan siya, oh. Okay? Ngayon, mayroon tayong available dito na kapasitor. Ang value naman niya ay 470 35 volts din naman. Okay mga ka-viewers? Yung galing diyan na original ay 330 over 35 volts. At ang ipapalit natin ay 470 over 35 volts. Okay mga ka-viewers? Kung makikita natin ay pareho lang sila ng laki. Okay mga ka-viewers?
pareho lang sila ng laki at susubukan natin kung sa pamamagitan ng kapasitor na ito ay kung gagana na ang TV. Okay, kakabit ko muna dito. Okay, mga ka-viewers, naikabit ko na yung kapasitor. Kung makikita nyo ay nailagay ko na siya. Kung makikita nyo, mga ka-viewers, ay nailagay ko na. At kung makikita nyo, bahagya kong pinahiga upang matesting natin kung anong boltahe ang kinakain ng kapasitor na ito at lumubo yung kanyang likod. Okay, mga ka-viewers, kailangan kasi nating malaman kung bakit lumubo yung likod ng kapasitor na ito para malaman natin kung ano ang kinakain ng kapasitor at lumubo. Plug in natin, mga ka-viewers, nang matesting natin kung ano ang boltaheng kinakain niyan at bakit niya napalubo yung kapasitor. Pero bakita nyo, may standby na siya. Yung kanyang kapasitor, kung ano ang boltahe na kinakain niyan at kung bakit napalubo niya yung kapasitor na tinanggal natin. Okay, mga ka-viewers, ipistirin natin sa ating tester. Ito, pinahiga ko na itong kapasitor na to para madali natin matitesting. Kung makikita nyo, mga ka-viewers, ay 18 volts pala ang kinakain itong kapasitor na to. So mataas, supply siguro ito ng backlight, mga ka-viewers. At kung titignan natin dito sa kanyang diode, ay 18 volts nga. At sa isa pang diode malapit sa may backlight ay 18 volts nga. At dito sa kanyang talagang backlight, dito sa may kanyang wire, titignan natin kung mayroon ba. Okay, mga ka-viewers, kahit sa kanyang wire ay 18 volts. So meaning, mga ka-viewers, maaaring yun lang ang issue ng TV na to. Okay, papower on natin. Kung makikita nyo, naka-standby. Pipindutin natin yung kanyang power kung maglalabas ba ito ng liwanag or gagana na ba ang TV. Kung makita nyo, nag-green na siya. At kung makikita nyo, mga ka-viewers, yung butas ng likod ay may ilaw na. Sisilipin natin, mga ka-viewers, ang harap kung ito'y may display nga. Ayun, mga ka-viewers. Mga ka-viewers, kung makita nyo ang amplifier na ito, ginagawa ko kanina yan at pinahirapan ako ng husto. At kung makikita nyo naman, hanggang ngayon gumagana pa siya. Kasi tinitesting ko siya. Okay, mga ka-viewers, kung gaanong hirap ang ginawa ko sa amplifier na ito na napakasimple lang naman yung kanyang sira, ay siya namang kadali kung nagawa ang TV na ito. Okay, mga ka-viewers, hindi ko pala napakita sa inyo na ang TV na ito ay ngayon pa lang nabuksan. Kung makikita nyo yung sticker niya dito, at tayo pa lang ang unang nagbukas dito. Hindi ko napakita sa inyo kanina na sarado pa yan. Okay, mga ka-viewers, tatakpan na natin ang TV at ng ating matisting ng tuluyan kung talagang okay na siya. Ting-ting, final test na tayo. Nang makita na natin kung okay na yung ginagawa nating TV. Makita nyo, may power na siya. Okay, mga ka-viewers, ayan yung kanyang tatak sa wall. Okay. Maganda na, lumabas na ang kanyang TV, ang kanyang picture at malinaw. Okay, mga ka-viewers, gawa na ang TV. Maraming salamat sa mga nanonood. Okay, magsha-shoutout po tayo sa araw na ito dahil may mga nagpapa-shoutout po, mga masugid nating taga-subaybay sa palatunto ng GM Butingting. Okay na, mga ka-Butingting. Ito na yung TV ginagawa natin. Napakabilis gawin, mga ka-viewers. Mga ka-Butingting, mga ka-viewers, napakadaling gawin. Kung makikita nyo ang TV ay
Napakasimple lang ng kanyang sira. Ayan siya, oh. Ayan siya. At ang kanyang sira ay kapasitor na lumubo ang likod. Lumubo ang likod ng kanyang kapasitor, mga kapatid. 330, 35 volts. Pinalitan natin siya ng 470, 35 volts din. Okay, mga ka-viewers, ganun lang ang paggawa ng TV. Gaya ng sabi ko, kung tayo ay may kunting kaalaman, kung tayo ay kunting pagpupursige na matuto na gumawa ng TV, ay pwede naman natin gawin ang ating mga TV para makatipid tayo. Dangan nga lang, dapat ingatan lang po talaga ang pagbubukas. Kasi salip na baka maayos, baka alam nyo na, sayang naman kung madisgrasya. Pero nasa inyong pag-iingat naman din po yun kung kayo po ang gagawa. Siyempre, ingatan nyo po yun. Kung paano pag-iingat natin sa paggawa ng ating mga ginagawang TV, amplifier o anumang appliances, eh, ganun din ang gagawin nyo. Para magiging successful din naman kayo pag kayo ang gumawa. Okay, mga ka-viewers, maiksi man ang ating video, pero kahit papano, sana po, mga ka-viewers, mga kabutingting, mayroon po kayong kunting natutunan. Yung kapasitor na pinalitan natin na 330 over 35 volts ay supply ng patungo sa backlight. Kumbaga sa ano, nagmamalfunction yung supply ng backlight niya, kaya hindi nagkakadisplay yung ating TV. Kasi nga, lumubo na nga yung kanyang kapasitor, yung kanyang likod ng kanyang kapasitor ay lumubo na. Kumbaga, wala na siyang resistance dahil sa mahina na yung kapasitor. Okay, mga ka-viewers, shout, mayroon tayong isa shout out, isa sa mga masusugid natin na taga-subaybay sa ating palatuntunang GM Butingting Repair. Nawa, mga ka-viewers, kung kayo ay nais nyo magpa-shout out, ay mag-leave lang po kayo ng mga misis nyo. At kapag nakikita ko po sa aking mga listahan rito sa aking YouTube studio, ay babanggitin ko po, kagaya nito, mayroon po tayong nabasa at mayroon pong nagpapa-shoutout po talaga. Nangunguna po dito si hashtag Lito Marcos. Yun po ang nakalagay sa kanyang message. Hashtag Lito Marcos. Maraming salamat sa inyong panunod. At pangalawa si Edward Simbulan. Pangatlo si Lorna Anos Pridi Bustamante. George O'Grady, Clint Suan, at saka Gabutiro Family, Gina, Gracel, Reka, at Rick Gabutiro, Jericho Balidoy, Jerome Balidoy, Shaira Balidoy, Mingay Balidoy, Marvin Barakyas, Martin Barakyas, Haji Barakyas, at si Turag Soy Di Magiba. Lagi po nagpapa-shoutout po sa ating. At yung nasa Baay City ni Cruz Oriental ay nanonood rin parati. Kahit sasabihin natin, mga ka-viewers, na malayo siya, Baay City ni Cruz Oriental po, nakakarating po ang ating video doon. Masugit po natin sa taga-subaybay. Marami din po siyang natutunan sa ating mga ginagawang TV na kung iisipin ay napakalayo. May kunting kaalaman sa pagre-repair at sa ating pagbablog ay napapanood niya at unti-unti natututo siyang gumawa ng TV. Okay, mga ka-viewers, yan po ang ating munting mensahe sa mga nais pang matuto at magpa-shoutout ay leave your message. Okay? Mabuhay po kayo lahat, mga ka-viewers. Mabuhay po kayo. Lahat ng mga viewers na nakasubaybay sa ating channel ay naway lagi po kayong pagbibigyan ng lakas ng kalusugan ng katawan at masigla at ligtas sa anumang uring mga karamdaman. Sana, mga ka-viewers, hiling ko lang, sana lahat ng aking mga viewers ay matuto sa pamamagitan ng ating pagtuturo at sana yumaman din kayo. Sana yumaman kayo at balatuhan nyo na lang ako pag yumaman kayo. Okay, mga ka-viewers,
I love you all. God bless us always. At lagi niyong tandaan, wala pong master. Tayo po ay hindi master. Marunong lang po tayong gumawa ng TV. At ang tunay na master ay yung nasa itaas. Yung dakilang lumikha ng bawat isa sa atin. Okay mga ka-viewers, lagi po tayong mananalangin, magdarasal, lalapit sa Kanya upang tayong lahat ay gabayan sa ating pamumuhay sa oras ng ating pangangailangan. Hanggang dito na lamang, good evening. Good afternoon, hindi pa masyadong gabi. Bye-bye.